8 days to go na lang, magpapalit na ang taong 2022. Sa pag-welcome naman natin sa 2023, abay siyempre, nariyan ang pagpaplano na mga gusto nating ma-achieve sa Year of the Water Rabbit. Of course, gusto natin na ma-organize ang ating life for a better and wealthier 2023. Kaya naman, igaguide tayo ngayon papunta dyan sa goal na yan. Makakasama natin ang presidente ng Viviamo o Viviamo Incorporated, ang creator of BDJ Power Planner. Ang ibig sabihin daw ng BDJ ay Belle de Jour. Max, welcome to Discarte! It's Darty Nilo. Hi! I'm Hi! Hi! Hello, hi, everyone! Hello! Yan. Parang ang chill nating tatlo. Yes, hi, hi. Kumusta? Pasko na bukas. Ganun. Ate May, nasa ka na? Nawala yata ang aking partner. Dar, kumusta ka naman? Kumusta ang Christmas? Do you still feel the spirit? Yes, of course. Ang dami nating, parang ang daming happenings right now this Christmas. Kasi diba nag-open up na yung economy or mas nagkikita na yung mga tao-tao. So, medyo mas masaya ngayong Pasko versus the past few years. Which means feeling natin tao na rin talaga tayo, no? Hindi lang mga square on a screen, may pa-extra na hat, may pa-ganon-ganon. Diba? Totoong tao na tayo, lumalabas na tayo. But because of all of these things nga na that's happening, sobrang dami. Tapos next year, nagpa-plano na tayo for next year. I know that your ang advocacy mo is to keep people organized, essentially. Can you tell us exactly yung vision mo? Bakit kailangan organize ang mga tao at ang mga plano natin para sa 2023? Well, one of the things that people forget na parang, alam mo yun, di ba, minsan sinasabi natin, bahala na si Batman or parang ayoko na magplano kasi pandemic naman eh, tapos wala tayong control. May effect kasi siya sa mental health natin. So, minsan iniisip natin, okay lang, hindi ako magpaplano, mag-go ako with the flow. But there are two things that happens when you plan. Number one, if you plan, naniniwala ka na may bukas pa. Diba? Aray, so, may pag-asa. Stop muna tayo dyan. Naniniwala ba tayo lahat na may bukas pa? Grabe, parang ang hirap pa rin kasi ng 2023. Point one pa lang. Oo, kasi, wait lang ha, na-trigger talaga kasi ako sa sinabi mo, naniniwala tayo na may bukas pa, pero yung 2023, yung inaasahan natin na better year, parang ang hirap pa rin eh. So, magpaplano pa ba tayo, Dar? Kailangan yun. Okay. Kasi yun nga, hope, number one is hope. Uh-huh. May plano pa tayo, may bukas pa, may next year pa tayo. And number two, actually, is the realization na may control din tayo, may power tayo over that future. So, imagine if iniisip mo na wala kang control sa future mo or wala pang bukas, syempre maa-anxiety ka, diba? Oh, wait. Magsha-shoutout ako kaila April. Sino ba yung mga nandyan? Ram! Oh, kailangan magplano kasi may bukas pa. At kay ano nga yung isa? At kailangan makontrol natin. Tayo. Hindi pwedeng susunod-sunod na lang tayo sa nangyayari. And that starts with actually sitting down and thinking about ano yung uunahin mo, ano yung pangalawa, ano yung pangatlo. Tama ba? Correct. So, yung tanong mo kanina, paano tayo mag-uumpisa, diba? So, mag-uumpisa tayo. Sa pag-ano, asking ourselves the question, what do I want? Naku, ayan na naman. Naku, marami yung want. Oh, ayan, nakabalik na siya, madam. Okay, asan ka na, Ate May? Oh, what do you want, Ate May? What do you want? Aba, syempre, as a more stable income, di ba? Yun ang dapat. Paano mo susunod lahat ng plano mo kung kapos ka naman sa kita, di ba? Okay. Kailangan makaisip tayo ng pagkakaperahan kahit may inflation. Tama ba, Dar? Correct. Kailangan talaga yan. Kaya nga natin kailangan mas magplano kasi marami tayong mga bagay-bagay na right now, alam na natin, meron tayong bagay na outside our control like inflation. But to a certain extent, alam mo naman na tataas yung presyo, di ba? So, anong mga pwede mong gawin as early as now para hindi ka tayo magpa-victim pagdating na ng inflation?
So that's number one. Kailangan isipin natin, what do we want? What's next? What do we want? Then number two, asking ourselves talaga na saan ba nanggagaling itong what do we want? Galing ba to sa fear or galing ba to sa love? Kasi pag nanggagaling yung what do we want out of fear, like natatakot ako wala akong kakainin bukas, mabigat ang nagiging goal setting natin or nagiging mabigat yung pagpaplano natin. So those two are like, that second point is very important. Like I remind people talaga regarding that. So you have to ground your goals or your plans out of love, not fear. Parang hindi madali yan, Dar. Parang inevitable na hindi mo isipin anong kakainin ko bukas, lalo na kung may pamilya ka at ikaw ang breadwinner. Oo, how do you, what do you do? Ano yung ina-advise mo para ma-shift ka? Because of course, correct, it can be the same goal, exactly, can come from the same fear and love. If it comes from fear, you can't change that goal. It's there. Kailangan mo talaga yan, lalo na kung kulang na kulang, diba? How do you shift now to looking at it from a place of love rather than from a place of fear? Tagalogin natin para sa mga taong nakikinig sa atin ngayon. So, para manggaling siya sa pagmamahal, iisipin lang natin yung minamahal natin and that ginagawa natin ito para mapasaya sila. Iniisip natin na, ito yung gusto kong maramdaman nila. Ito yung gusto kong maramdaman ko. Positive siya. Hindi siya yung galing sa takot. And tama ka sa sinasabi mo, hindi actually magbabago yung goal. Magbabago yung pakiramdam sa pag-set mo ng goal. Ate May, ikaw din ba naiyak doon? Medyo naiyak ako ng konti. Ang hirap. Pwede naman. Tama eh. Kasi, you know, it rests. What? Naluha talaga ako, friends. Tama eh. You just have to figure out how to make it a more positive goal. So, yun, maganda yun. Gusto ko yung sinabi mo na yun. So, make it out of love, not fear. Ano not pa? Out of next, fear. Next. Natatakot ako dito kay Dar pag nagsasalita eh. Minsan, tumutulo talaga yung pressure. Okay, ano yung pangatlo? Okay. Yung sa number three, ito yung meaning kailangan mo maging honest. So, ground it with honesty. So, sometimes sinasabi kasi nila, ground with reality. Kasi lang, diba, yung minsan yung reality, minsan nakakatakot talaga yung reality eh. Pero, kaya ko ginagamit yung word na honesty versus reality. Kasi yung honesty, medyo walang, hindi mo tinatakot sarili mo. Medyo mas objective siya for me. Makatotohanan. Oo, makatotohanan siya. Na parang, kuwari, okay, so, kuwari yung inaano nga natin, wala akong pampasko. Diba? Yun yung reality with sa a lot of yung mga kababayan natin. 500 so, ano lang pwede? Daw yung pamasko, Dar. 500. Oo. So, ano yung pwede nating, ano yung kaya natin ngayon? Diba? So, you grounded ano yung sa reality natin and then naalala natin, diba? Bakit natin gusto itong pakiramdam? Kasi gusto natin mapasaya yung family natin. Gusto nila natin maramdaman nila yung pagmamahal. So, we work with what we have and then we work step by step. Kasi minsan, pag nag-goals tayo or nagpa-plans, gusto natin magic, makuha natin kaagad, di ba? Kung ano yung ginol ko, dapat makuha ko na kaagad yan bukas. Hindi siya grounded on reality. Achievable dapat. Kung gusto mo bukas, di magbebenta tayo ng kidney, ganyan. Correct. So medyo kailangan natin siya i-ground with honesty, with reality, para it's the step by step natin. And napaka-importante yun kasi gusto mo maramdaman that umuusad ka. Right. Diba? Ayaw mong maramdaman na, grabe naman to, naghihirap ako, ang bigat-bigat ng goal ko, tapos wala pa rin nangyayari, tapos hindi ko ma-achieve. Siyempre, malulungkot ka or sa iba, nade-depress. Depress. Oo. Pero if you ground it first, diba, what do you want, what do you love, and then what is your reality right now, mas parang realistic, kumbaga, ano yung steps. So, hindi mo nililimit yung sarili mo based on your reality kasi dinictate mo nga yung what you want, diba? Pero at the same time, you ground your steps, your small steps in reality. Small talaga yung steps ko, Dar, kasi 4'9 lang yung height ko eh. Talaga. Walang problema. Pero gusto
ko yung small steps kasi ibig sabihin, meron, doon na yung simula ng plano talaga eh. The others can feel like more foundation. Foundation for your plan for 2023. But when you really start on the small steps, doon na rin pumapasok siguro yung inaaral mo yung kung tungkol sa negosyo yan para dumami yung kita mo. Sabi nga ni Ate May, kailangan natin lahat tayo, kailangan natin ng mas malaking kita for 2023 as you plan the small steps. Doon din pumapasok na evidence-based yan. Tingnan mo yung industriya mo. Mamamatay na ba siya? O nag-grow pa ba? Katulad ako, alam ko, ikaw, nung nag-pandemya, sinong gumamit ng planner? May meme pa nga. The most useless thing that I bought in 2020 is a planner. Diba? Sakit nun siguro. Diba? Masakit. Masakit talaga. Uh-huh. But, alam mo yung ginawa namin. So yung ginawa namin, yung na-realize namin na ito yung reality ng mga tao. Na-realize nila na parang feeling nila hindi makakatulong sa kanila yung planner. So tinanggap namin na yun yung perception ng mga tao. So how did we flip it? Gumawa kami ng online event which we called You Got This PH. And yung goal lang namin, turuan yung mga tao paano gumamit ng planner or journal during the pandemic. Simple lang, di ba? And that way, since na-address namin yung problema ng mga tao, na-shift namin yung benta namin. 80% ng planners namin binibenta sa mga bookstores o sino nakapagpunta sa bookstores in the past 2 years. Siyempre, di ba, sobrang hindi bumaba talaga yung pagpunta ng mga tao sa mga malls. So ngayon, naka-shift kami online just by addressing yung need na yon. So again, kung nag-iilusyon kami na hindi, kaya yan, mako-convince natin sila bumili ng planner without addressing the reality na sa nararamdaman nila, useless magplano sa pandemic, hindi namin sila masasagot at hindi namin sila matutulungan. So, acceptance of reality is needed. Oo nga, tama. So, ang steps ay alamin mo kung anong gusto mong gawin for 2023, tapos susunod para saan. Kung huwag mo nang iisip, para saan, para sa love dapat, hindi para dahil takot ka, di ba? At yung pangatlo, kaya ko bang i-achieve yung gusto kong makuha o gawin for 2023? Kasi baka naman unreachable star, sobrang hirap, di ba? Or ano yung kaya kong gawin ngayon that will make me move closer to my goal. So, I don't want people to think na malilimit sila na hanggang dito lang yung kaya ko ngayon. Diba? So, lagyan mo yung ngayon na parang hanggang dito lang yung kaya ko ngayon. So, it's a small step now. But hindi ibig sabihin 6 months from now, hindi mo kayang makamit yung income goal mo. Baka ngayon, kumari, let's say may goal ka na gusto mo makasave nga ng 50,000, eh ngayon yung sweldo mo mga 15,000 lang. So mag-iisip ka ng small steps as early as now na pwede kong i-increase yung income ko. So pwede by June 2023, malay mo, aabot ka na sa 50,000. Pero you start with the small step right now. I like that, yung break it down. Break it down into small actions. Break it down into small actions, di ba? That will lead you to the bigger goal eventually. Kasi, Dar, ewan ko ha, yung to-do list ko minsan, kahit one-fourth, hindi ko nagagawa kasi ang haba! Di ba? May tip pa ko dyan. Oh, ano yan? Sige nga. Yung tip natin dyan, kailangan yung pagtingin natin sa oras para nating closet, cabinet natin sa sa bahay, sa banyo. Limited siya. So, kung sasabihin natin may 24 hours tayo sa isang araw, ilang araw ba yung tulog mo? Kung nagko-commute ka, ilang oras yung commute mo? So, kung 8 hours lang yung working mo, when you do your to-do list, dapat pasok sa 8 hours. Hindi yung pang 24 hours. Kasi hindi gagana 'yon. And may side effect 'yon. Yung side effect nun, pag you keep on planning for 24 hours, 8 hours lang yung totoong possible na kaya mo mag-work, right? You'll feel bad. Yeah. About yourself. More than the health, it's really that you feel bad about yourself. And napakahirap gumalaw sa buhay if you feel bad about yourself, 'di ba?
Sabi ko nga, malulungkot ka kasi hindi mo na-achieve yung goal mo, yung plan mo. Tapos mapo-frustrate ka. Correct, correct. Sino pinapagalitan? Ako ba? Ako ba? Ako sarili na naman. Ko. Ako, sarili ko rin. Bitin tayo dito kay Dar eh. O, nandun pa lang tayo sa goal setting for 2023. Pero Dar, based on what you see in the economy, based as a business owner, any uplifting thoughts para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon? Marami tayong mga OFW ha, na nasa Facebook. Si Nona, ay hindi ko alam si Nona kung OFW to. Si Nona, si Dayang, si Miss Lina, hindi naman, Bulacan yan. O, di ba kilala ko na ating mga viewers? Kahit hindi yeah. naman talaga kami nagkakilala face to face. Pero, just give us something to wrap up our segment today ng paano, how do we enter 2023 in our best, the best version of ourselves? Na open siguro to possibilities, open to more money, open to yes. more diskarte. Okay, para maging open tayo sa mga diskarte, kailangan natin isipin what are things within our control and what are things outside our control. Sa mga things outside our control, wag na natin yun alalahanin, wag na natin isipin in terms of mag-exert pa tayo ng energy doon. Kasi kaya nga outside our control, kasi wala tayong control. So ano yung kaya natin within our control? Yung small steps na sinabi ko kanina, pwede mo rin isipin ano yung mga pamamaraan, ano yung mga pwedeng mong diskarte para mag-increase ng income mo. Again, small steps. Huwag ka nang pumilit sa mga bagay that are outside your control. So, focus on the things within your control so that you get things done. And I hope, yun nga, ground with love para hindi siya mabigat. Salamat. So, ang galing, dapat no, gawa natin ng checklist yung mga sinabi ni Dar. Oo nga. Pasend sa akin yung notes mo, Ate May, ha? Please, hindi ako nag-notes kanina. Sabi ni Dayang, start with small step and know what you want. Start na daw siya mag-plan for 2023. Yes. Wow. Very good. Diba? Maraming salamat. Dar Tinilo, President ng Viviamo Incorporated and creator of the Belduger Power Planners.